sa dakong lupain ng isang kahariang kinikilalang Barangay Sampaloc, naninirahan ang angkang ani. Dito nakatira ang prinsesa at ang munting prinsipe na si Joselito. Sa murang edad, maaga silang naalila dahil sa pagpanaw ng mahal na reyna at hari. Dahil dito, kinakailangang makipagsapalaran ang mas nakakatandang prinsesa at iwan ang munting prinsipe. Sa paglisan ng prinsesa, naatasan ang prinsipeng si Joselito bilang pangulong kabalyero ng kaharian. Masusing pinapatrol ng prinsipe ang lahat ng dako ng lupain. Walang takot din labanan ng munting kabalyero ang kahit sino man magnais o magtangkang sakupin ang kanilang lupa. Sa pagdating ng balita, maliksing naghanda si Joselito sa mga hamon na kaakibat sa pagdating na tagdilim. May inaasahang pagbugso ng malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Asahan ang kabi-kabilang brownout at pagbaha. Tayong lahat ay maghanda at laging mag-ingat, mga kababayan. At dumating na nga ang oras ng bandang kapahamakan. Kinakailangan ng Joselito gamitin ang lakas ng loob at talino upang magtagumpay sa ating duelo. Tapos matalo ang halimaw sa dilim, ay nagtungo si Joselito sa bahaging kusina ng kaharian. Bago pa man dumating ang prinsipe, ay unti-unti nang nabubuo ang bagong banta. Mabaho, malagkit, at higit sa lahat, ubod ng dumi. Ito ay ang basurang bakulaw. Nais baluti ng mananakot ang lupain ng prinsipe ng basura at mga sakit. Nagulat si Joselito sa laki ng bakulaw. Ang laki nito ay dahil sa mahabang panahon na nagtipon-tipong basura sa kaharian. Mas mabagsik ang bakulaw na ito kaysa sa mga nakalipas. Kaya kailangan ni Joselito maging alerto at mapagmatyag. Upang matapos ang tagdilim, ay kinakailangan ni Joselito mahanap ang bukod-tanging armas upang maprotektahan ang kanyang pinakamamahal na kaharian. Matapos labanan ang maraming masasamang loob, ay unti-unting naubusan ng enerhiya ang bayani. Nagdilim bigla ang kanyang paningin at siya ay nabalot ng matinding takot.
Napadpad ang bida sa harapan ng mahiwagang salamin na antigo. Humiling ito at nagpakita ang imahe ng dating reyna at hari. Pinaalalahanan si Joselito na ang armas na bukod-tangi ay nasa kalooban. Ang dalisay at busilak na katangian ng bida ang sinasabing sagot sa suliranin ito. Ang imahinasyon at ang pagkamalikhain ang matagal nang nagpalaya sa kanilang kaharian. Napukaw si Joselito sa katotohanan at naalala niya muli ang lahat ng magagandang alaala kasama ang kanyang pamilya. Sa pagkamulat ni Joselito sa solusyon, ay bagkus din ang pagbalik ng liwanag at ang kanyang mahal na kapatid. Dito, inilahad ni Joselito ang lahat ng kanyang kwento at paglalakbay sa kanyang kapatid. At dito, nagwawakas ang makabuluhang kwento ni Joselito. Ang Batang Kabalyero.